Hello guys. Hindi pwede na papasok ka lang sa relationship dahil sa nasa tamang edad ka na, or kinilig ka lang, or dahil sa ikaw na lang yung walang jowa, kinukulit ka lang, sinusulsulan ka lang. Hindi pwedeng maging dahilan ng mga ito para papasok ka sa relationship. Hindi dapat minamadali ang pagpasok sa relationship. Tandaan ninyo na it takes 1 to 4 weeks to grow a mushroom. But it takes 30 to 40 years to grow a mature oak tree. So, anong gusto mong mangyari sa relationship mo? Anong gusto mong maging outcome ng relationship mo? Parang mushroom na andali-daling nag-grow pero andali-dali rin ng buhay. Or parang oak tree na medyo matagal bago mag-mature, pero once na nag-mature, it can stand against the storm. Shout out muna tayo para kay Miss Mary Ann Ico, ang aking dating estudyante sa STC na gumraduate ng BS Tourism at ngayon ay nagtatrabaho na. So God bless the work. Ang aking estudyante last academic year sa UCU, ang isa sa mga star player sa kanilang lugar doon sa Nankamaliran East, Ordaneta, walang iba kundi si John Michael Dumaca. Ingat sa paglalaro. Isang napakahalagang hakbang ulit. Isang napakahalagang hakbang ang dapat ninyong gawin while preparing yourself sa pagpasok mo sa pakikipagjowa. You need to read and watch videos. You need to read books and watch videos about how to have a successful relationship. Why? Kasi what you always read and what you always watch, you will eventually adopt. Kaya kung ang lagi mong binabasa, yung mga broken, yung mga hindi naging maganda ang ending ng kanilang relationship, then huwag mong asahan na ang relationship mo ay maging successful. Dahil maa-adapt mo lagi sa buhay mo yung lagi mong binabasa at lagi mong pinapanood. So, ang dahilan din kung bakit ka magbabasa ng mga books at manunood ng mga videos about successful relationship ay para makagain ka ng proper knowledge. Dahil totoo nga na lamang lagi ang may alam. Kaya kung gusto mong makalamang ka, ibig sabihin may advantage ka when it comes to relationship, then magbasa ka. At ang panoorin mong videos, hindi yung mga walang kwenta na wala kang natututunan. At kung puro lagi nakakatawa yung mga pinapanood mo, wala naman masama kung paminsan-minsan, pero kung lagi na, ay magiging nakakatawa ang love life mo pagdating ng araw. So, tandaan ninyo na karamihan sa mga napapahamak ay mga nakikialam sa mga wala silang alam. Kung wala kang alam sa isang makina, huwag kang makialam dahil mapapahamak ka. Kung wala kang alam sa pagdadrive, huwag kang makialam dahil mapapahamak ka. Kung wala kang alam sa love life, huwag kang makialam kasi mapapahamak ka. It takes time na makagain ka ng knowledge sa bagay niyan. Pero lamang ka kapag may knowledge ka. Paano makukuha ang knowledge na ito? Read books and watch videos tungkol sa mga naging matagumpay ang love life nila.
At kung ikaw ay may knowledge na, you need to apply those knowledge. It is true that knowledge is power, but knowledge acted upon is called wisdom. And wisdom is greater than power. Kung manunod ka ng history about kingdoms, napatunayan nila ng maraming beses that wisdom is greater than power. Once nagsama-sama na yung mga marurunong, mahuhusay at matatalino, napapabagsak nila yung mga nasa power. Knowledge is power, but knowledge acted upon is wisdom. Yan ang kailangan mo sa pakikipagjowa. Wisdom para iwas disgrasya. Again, this is Sir Paul reminding you that no matter what you are going through, you can still enjoy your life. Bye.